Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan po ako ng pagkakataon na magbahagi din po ng salita niya para sa atin. Lalo na sa mga tagapakinig na nandyan. Last week ay si Pastor Raymond tungkol sa Easter Sunday. Tapos ngayon naman po ay ako po ang inatasan ng ating Panginoon. Salamat po dahil napakabuti po ng Panginoon. Binigyan po niya ako ng pagkakataon na makwento ko po sa inyo kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay po namin at sa nakikita kong ginagawa ng Panginoon sa lahat ng tao, lalo na dun sa mga anak niya. Kaya kahit po naka-lockdown po tayo, nandun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ngayon po ay pag-aralan po natin ano po ba ang gustong sabihin ng Panginoon sa kabila po ng lockdown na ito. Tayo pong lahat ay magkakasama sa likod ng mga saradong pintuan na ito. Lockdown. Yun po ang ating pong mensahe. At muli, manalangin po tayo, mga kapatid. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil dami po niyang ginagawa sa buhay natin kahit karapat dapat lamang po. Pasalamatan po natin siya. Sama-sama po tayong manalangin at purihin po natin ang ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay po tayong yumuko at manalangin. Pasalamat po tayo. Panginoon, kami po ay napupurit, nagpapasalamat po sa inyo. Dinadakila po namin kayo sa aming buhay at kinikilala po namin kayo bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at lupa at lumikha ng lahat ng dito sa mundo. Salamat, Panginoon. At Panginoon, muli, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tumihingi po kami ng tawad sa amin po mga kasalanan. Baguhin niyo po kami, tulungan niyo po kami na kayo po, Panginoon, ang siyang makita sa aming mga buhay. At muli, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran na pawang mga salita niyo lamang po, Panginoon, ang siyang aming pong marinig. Gamitin niyo po ako na makapagbahagi po ako ng inyong salita at makita po ito, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Maipamuhay po namin, Panginoon, ang salitang inyo pong bibitawan sa mga sandaling ito para sa amin lahat. Muli, Panginoon, pinupuri po namin kayo, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko po na marami na po dyan ang nababagot dahil sa lockdown. Marami nang gustong gawin pero hindi magawa dahil sa lockdown. Pero alam nyo, mga kapatid, mapalad pa rin tayo. Dahil talagang kung ikukumpara po tayo sa ibang bansa, napakalaki po ng makikita nyo po kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. At ginagamit po niya ang ating pong gobyerno upang mapangalagaan po ang bawat isa. Kaya nga po, ipanalangin po natin ang ating pong presidente dahil talagang nagsusumikap po siya na matulungan tayong lahat para maingatan tayo. Ayaw po niya na mayroon pong mapahamak sa atin para po doon sa mga nababagot na kunting tiis na lang po. Kunting tiis na lang. Lahat po tayo nagsasakripisyo. Sabayan po natin ang pagsasakripisyo ang ginagawa ng ating Pangulo. Dahil lahat ng ito'y matatapos din. Lahat ng ito'y may katapusan din. Kaya nga pa, habang ako po ay nagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon, ay mas lalo ko pong naintindihan na talagang lahat tayo gustong mabuhay. Kahit nga mga disciples noon, nung hindi na nila kasama si Jesus,
nagsasama-sama sila patago. Naka-lockdown din kapag nagsasama-sama sila kasi takot din sila. Takot sila sa mga Hudyo. Pero kung noon takot sila sa mga Hudyo, ngayon naman ang mga tao dahil sa lockdown, takot din dahil takot sa virus. Pero mas matindi noon dahil noon kapag ikaw ay kilala, nakasama ka ng Panginoong Hesus, ay iba ang parusa din sa iyo. Parang gusto ka rin nilang parusahan na katulad ng ginagawa ng ating Panginoon na gustong ipapako sa krus. Pero yun nga, kung ang mga tao noon nakikipaglaban tungkol sa kanilang buhay, pinoprotektahan nila ang buhay nila. Ngayon din, tinutulungan tayo ng ating Pangulo para maprotektahan din tayo at hindi tayo mapahamak. Kaya, sige po, buksan po natin po ang ating pong Biblia sa John chapter 20, verse 19 to 31. Dito po, o iikot lamang po ang ating usapan kung ano po ang mensaheng ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi habang ako po ay nagbabasa at nagbubulay-bulay sa magandang balitang hatid ng ating Panginoon, ay marami din po akong naalala. Marami po akong naalala. Mga taong nasa bahay na naka-lockdown, mga taong may karamdaman na nasa ospital na naka-lockdown, at meron ding mga taong nasa bahay lang, nagsi-self-quarantine, family quarantine, yun. Marami din po akong naaalala. Pero dito po sa ating pong pag-aaralan ay, yun nga, katulad ng sabi ko kanina, kung tayo po ay naka-lockdown dahil sa virus, ang mga disipulo ni Kristo noon, naka-lockdown din po sila dahil sa takot din po silang mamatay dahil anytime po pwede po silang puntahan ng mga Hudyo at po pwede din po silang mapahamak. Pero kung bubuksan po natin ang ating pong Biblia sa John chapter 20, verse 19 to 31, ay makikita po natin dito ang kwento. Paikutin po natin ang kwento dito. Na sila din po ay nasa loob lang ng bahay, naka-lockdown din dahil sa takot nila. Ngayon, tingnan natin kung ano po ang ginawa ni Jesus. Dahil nung time na sila po ay nagkakatipon-tipon, ay bigla pong tumayo sa kanilang kalagitnaan ang ating Panginoon at sinabi sa kanila, "Peace be with you. Peace be with you." Sumandali po tayong manahimik at ipikit natin ang ating mga mata. Ipikit natin ating, alisin muna natin ang lahat na gumugulo sa ating isipan. At pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Na ang sabi niya sa atin, sumainyo ang kapayapaan. Sa ating pong mga nararanasang paghihirap o pagsubok, ang mensahe ng ating Panginoon ay nananatiling malinaw. Si Jesus ang ating pag-asa. Sapagkat ang espiritong ibinigay ng ating Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapayapaan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sabi po yun sa pangalawang Timoteo chapter 1 verse 7. At sabi nga niya, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand." Alam nyo mga kapatid, nung time na nagpakita si Jesus sa mga disciples, wala si Tomas. Nung time na sinabi ng Panginoon na huwag kang matakot at ako'y kasama nyo, I am with you, ako'y kasama mo, huwag kang madismaya kasi ako ang iyong Diyos. At sinabi ng ating Panginoon na
I will uphold you with my righteous right hand. Dapat ka pa bang matakot, kapatid? Dapat ka pa bang matakot na harapin ang bukas? Isinabi na ng Panginoon na huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sa kabila ng mga nararanasang nating krisis, at sinabihan ka ng Panginoon na huwag kang matakot. Kasama mo ako. Matatakot ka pa ba? Huwag na, kapatid. Dahil ang Panginoon natin, buhay, nakaantabay, handang tumulong, handang saklolo, at siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Pero alam nyo, nung time na ito po ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na ang kapayapaan ay sumayin nyo at nagpakita siya sa mga disipulo, wala po si Tomas noon. Wala po si Tomas. Kaya't nung nakita po nila si Tomas, excited po sila na sabihin na nagpunta si Jesus at blinis sila. So verse 25, sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa kanya at mahawakan ang kanyang tagiliran." Alam nyo sa sitwasyon na ito, ano ang makikita nyo kay Tomas? Ang makikita natin kay Tomas parang to see is to believe. Parang katulad na lang nangyayari sa ating bansa ngayon. Parang ang tulong, maraming gustong tumulong, pero yung mga Pilipino, katulad ng tulong na ginagawa ng ating Pangulo, marami pong nagdadadaldal, pero huwag po kayong mag-alala. Sinisikap po ng ating Pangulo na matulungan po ang lahat. Pero alam nyo po ba, huwag po natin gayahin si Tomas na nandun ang pagdadalawang isip. Kasi ang gusto po ng Panginoon, magdiwala tayo sa Kanya. Alam nyo, sa ginawa ni Tomas na siya po ay nagdadalawang isip sa sinabi ng mga kasamahan niya, mga disciples, ay lumipas po ang isang linggo. Lumipas ang isang linggo. At habang sila po ay nagkakatipon-tipon ulit sa isang bahay, sa isang nakasaradong pintuan, ay bigla na namang dumating si Jesus at tumayo ulit sa kanilang kalagitnaan. At sinabi ulit sa kanila na ang kapayapaan ay sumain nyo. Muli, buksan po natin sa John chapter 20, verse 25. Titingnan po natin kung ano po ang ginawa po ni Jesus kay Tomas nung siya po ay napumunta sa kalagitnaan nila nung nandun na si Tomas. Ang sabi po ni Jesus kay Tomas, at sinabi niya kay Tomas sa verse 27 po, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Alam ng Panginoong Jesus kung ikaw ay nag-aalinlangan. Ang gusto niya, maniwala ka sa salita niya. Nung sinabi niya na tutulungan kanya, at sinabi niya na huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang madismaya, huwag kang madismaya. Ang gusto ng Panginoon sa lahat ng sinasabi niya sa iyo, kapatid, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Dahil po sa ginawa ng Panginoon kay Tomas, of course, anong sagot ni Tomas sa kanya? Panginoon ko at Diyos ko. Naniwala siya.
Naniwala siya. Pero pagkatapos po ng sinabi ni Jesus, ay binigay po niya ang pinakamahalagang parte ng mensahe sa verse 29. Nang sabi niya kay Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Binagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala. Tumapalad pala tayo mga kapatid, na kahit hindi man po natin panakita ang Panginoong Hesus sa personal, pero naniniwala tayo sa Kanya. Mapalad pala tayo. Kaya kapatid, huwag ka magdadalawang isip sa pangako ng ating Panginoon. Kasi, kailanman, hindi sinungaling ang ating Diyos. At kung sinabi man niyang tutulungan ka niya, di ka dapat panghinaan ng loob. Malalagpasan ba natin to? Malalagpasan natin mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, ang ating pananampalataya ay siyang ino-honor po ng ating Panginoon o tinitingnan sa atin. Hindi natin ito mapipeke sa harap ng ating Panginoon. Kaya't dapat kung nananampalataya ka sa Kanya, ipamuhay mo ang pananampalatayang yan. Kung dumating man ang panahon na kailangan natin magtiwala sa Panginoon, ngayon na yun mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Lalo na sa mga panahong ito, sa panahon ng salot na ito, masigit tayong magtiwala sa ating Panginoon. Dahil, God is in control mga kapatid. Alam ng Lord. Alam ng Lord ang nangyayari. Baka naman kapatid, sinabi na sa iyo ng Panginoon na sumain yung kapayapaan, pero ikaw, gulong-gulo ka. Kapatid, sinasabi na ng Panginoon sa iyo ngayon, sumaiyo ang kapayapaan. Pumayapa ka kapatid. Pagkatiwala mo sa Panginoon ng lahat. Hindi mo man naiintindihan ang mga nangyayari sa paligid mo, lalo na sa crisis na ito. Magtiwala ka. Matatapos din ang lahat ng ito. Matatapos din. Ano ang pwede natin gawin mga kapatid? Alam nyo, sinusubok ng ating Panginoon ang ating pong pananampalataya. Kaya kailangan din natin kumilos. At magbahagi po tayo na ating pong pananampalataya sa ating pong mga mahal sa buhay, palakasin po natin ang loob ng bawat isa. Di man tayo makapunta sa bahay nila kasi meron po tayong quarantine. Mayroon din pong social distancing. Pwede po natin gawin ito sa pamamagitan ng social media. I-text mo, i-message mo, tawagan mo, ibahagi mo ang pag-ibig ng Diyos. Kailan pa tayo kikilos mga kapatid? Panahon na para kumilos tayo at ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos at palakasin natin ang loob nila na meron tayong matatakbuhan at ang tatakbuhan natin na yan ay ang lumikha ng langit at lupa. Ngayon, kung babalikan po natin ang mensahe, doon po sa John chapter 20 verse 21, muli sinabi ng Panginoon sa atin na ang kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Mga kapatid, sina-challenge tayo ng Panginoon. Sinusugo niya rin tayo para sa lahat. Hindi po requirements para sa Panginoon yung magkaroon ka ng mga medalya, mga natapos mo sa eskwela, ang kayamanan mo.
Hindi po yan ang basihan para sumunod ka dun sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Dahil ang nais lang ng Panginoon, anuman ang katayuan mo sa buhay, kung ikaw ay susunod sa Kanya, kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya, ikaw ay gagamitin niya. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po, ang kapayapaan na atin pong mararanasan at kaligayahan ay manggagaling po yun sa pagsunod natin sa Panginoon. Ano pa po ang hinihintay niyo mga kapatid? Nais ko po na bago po matapos ang mensaheng ito ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na maunawaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos hindi po yan nagbabago. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, pag-ibig niya hindi nagbabago. At gusto niyang sabihin sa iyo yan kapatid, mahal ka niya. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang butong na anak para sa iyo. Dahil ayaw kanyang mapahamak. Bago pa man mahuli ang lahat, ay dapat maintindihan mo na ang pag-ibig ng Diyos ay suma sa iyo. Alam ko po na marami pong bumabagabag sa inyong isipan ngayon, lalo na po sa panahon ng crisis na ito. Pero iisa lamang po ang mabibitawang kong salita sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Sa kabila po ng mga nangyayari nito, mapalad kayo dahil buhay pa rin kayo, buhay tayo. Yun ang pag-ibig ng Diyos, nananatili tayong buhay. Kaya bago pa man matapos ang akin pong mensahe ay nais ko pong anyayahan ng bawat isa. Manalangin po tayo. Sige po, sabayan niyo po ako sa akin pong pananalangin. Ang nais na, ang sino mang nais tanggapin si Jesus sa kanilang buhay, ay sabayan niyo po ako. Gawin niyo po itong personal na pananalangin niyo. Na tanging ikaw at ang Panginoon lamang po ang nag-uusap. Sige po. Sabayan niyo po ako. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig niyo. Salamat dahil kahit hindi po ako karapat-dapat, ay inhibig niyo ako. Binigay niyo po ang inyo pong bugtong na anak na si Jesu Kristo para po sa akin pong mga kasalanan. Minsan, naisip ko po na wala na pong kapatawaran sa akin pong mga ginawa. Pero ipinakita niyo po ito, Panginoon, na minahal niyo ako at pinatawad niyo ako nung binigay niyo si Jesus bilang aking pong tagapagligtas. Kaya, Panginoon, sa dinami-dami ng aking mga pagkakasala, ay humihingi po ako ng tawad at pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. Panginoon, mula ngayon, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mamuhay ayon po sa inyo pong kalooban. At tulungan niyo po ako na lumakad ayon po sa nais niyo. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po doon sa mga sumabay sa akin sa panalangin. Pero bago po matapos ulit ay nais ko pong ipanalangin ang lahat. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa mensaheng binigay sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa sa mga nakikinig at makikinig pa. Napatuloy, Panginoon, na ipaunawa niyo po sa amin ang mensahe po ninyo na ang sabi nga po ninyo
sumaamin ang kapayapaan. Lord, salamat sa kapayapaan na bigay po ninyo. Inaalis po ninyo sa amin ang takot, inaalis po ninyo sa amin ang pag-aalala. Bagkus, Panginoon, pinapalitan niyo po ito ng pagtitiwala namin sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuturuan niyo po kaming manatili at magtiwala. At tulungan niyo kami, Panginoon, na sa kabila po ng aming nararanasan, ay hindi po kami matinag, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ito po ang maging daan para maibahagi po namin kayo sa iba, doon sa mga nanghihina at doon sa mga nagdadalawang isip sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa mensahe po ninyo na bigyang linaw po sa amin na mapapalad kaming mga nananampalataya kahit hindi pa namin kayo nakita. Tulungan po ninyo kami na lagi po namin itong maalaala, Panginoon, na ang salita niyo, Panginoon, ay makapangyarihan sa lahat. Ang nais niyo, Panginoon, sa amin ay magtiwala ng lubusan. Salamat po. Pagpalain niyo po ang aming pong presidente, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa sakit at karamdaman. At patuloy, Panginoon, na pagalingin niyo po ang aming pong mga kapatid na meron pong nararamdamang virus, Panginoon, sa katawan. In Jesus' name, we trust you that you will touch and heal them, Father God. At ganun din, Panginoon, hindi lamang po dito sa aming bansa, bagkus, Panginoon, buong mundo, ay inyo pong pagalingin ang mayroon pong mga karamdaman. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming pong mga frontliners na itinatayang kanilang buhay para sa amin. Pagpalain nyo sila, Panginoon. Bigyan nyo po sila ng kalakasan ng katawan sa araw-araw sa kanila pong pagtatrabaho para sa amin. Ay ilayo nyo po sila sa anumang sakit, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at patuloy, Panginoon, na maghari po kayo sa bawat pamilya, sa bawat puso, na kayo, Panginoon, ang makita sa amin pong mga tahanan. Muli, binabalik namin sa inyo ang mga papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na?